ito, meron ako nabasa sa comment regarding sa cross-chain dito sa JLab or Solana. And usually, wala namang problema yan nung unang-una pa. Almost 1 year na din tayo na nag-distribute ng mga JLab. And ngayon lang ako naka-encounter ng mga cross-chain Kemerot, ganun. So, sa mga hindi nakakalam, yung crankset ng JLab and Solana is magkaiba po. So, ang kagandahan ng JLab, ayan, nga pa JLab, basta lahat ng JLab alloy, is pwede siyang ilipat dun sa loob. Ayan, papakita ko mamaya. Ito yung sa harap, diba? Diba nasa labas yung chain ring natin. And may lagayan siya dito sa labas. And then, meron din yan sa loob. Ayan siya. So, meron siyang lagayan dito sa loob para pwede ilipat yan sa loob kung feel ninyo na nag-cross chain. So, lahat naman ng mga ano dito sa shop namin pag may mga ano, pag may walk-in, ayan, straight naman, wala namang problema, pati yung Solana. And so, tamang lagay lang or tamang pagkabit lang para maiwasan po yung ganun. And kaya din 118 yung stock para hindi po sumabit dun sa frame mismo. Ayan, oh. Pag medyo maliit kasi yan, pwede siyang sumabit. So, depende po yan sa design ng ano ng frame. So, eto, meron siyang ano dyan, space. Para in case kung gusto niyong magpalit na ibang mas mataas na ratio. Ayan, so may space pa rin siya, hindi siya sabit dito. Dito sa may Solana, ayan, kung makikita nyo, kailangan may space talaga. Para hindi punta dito, hindi magkaroon ng gas-gas. And ayusin nyo lang yung ano, yung alignment dito sa likod. Kasi kung banking po talaga yung alignment ninyo din sa gulong, pwede siyang mag ano, ano yun? Hindi mag-straight din yung, eto, try natin mamaya. Eto, so kailangan nyo din i-align yung wheelset nyo sa likod. Kumbaga ganyan, kung mapansin mo hindi sila pantay, so syempre hindi rin pantay itong ano, yung sa may cogs. Kailangan nyo ding ayusin yan. Hindi yung basta lipat lang kayo, baliktad lang kayo ng, ano, ng gulong para dun sa mga mag-change gear ng free wheel to fixed gear po. So, kailangan nyo lang i-adjust. Since mag-bike lang din naman kayo, kailangan nyo ding alamin yung mga ano, pwedeng gawin para maayos yung isang bagay. Hindi naman kailangan na magpalit lang magpalit. Porket nabasa nyo na, ganun. Susunod din kayo. So, eto, same lang yan sa JLab Supreme. Nalilipat din yan sa loob, ha? Yung chainring ninyo. So, if gusto magpalit ng bottom bracket, kasi yung stock natin is 118. And, kung magpapalit yung ibang ratio, like, ma 50 and above, 48, palit kayo na, ano, 110. And, pinaka-advice na bottom bracket na pwedeng ipalit is 110 po. Dati wala namang mga ganyan na problema sa ano sa bottom bracket and yung sa mga cross chain. Ngayon lang porket may nag-post na aba, sunod-sunod na yung mga cross chain Kemerot. Like, oh my god. Sorry sa mga newbies natin diyan. I understand naman, pero ayusin niyo lang. Sa mga simpleng ano naman, problema like sa gulong, syempre yung gulong is wala pong hangin pagdating sa inyo, so ayun, tawag na ito, kapag medyo may lumabas, pasok nyo lang sa loob, then lagyan mo ng hangin, ganoon lang naman kasimple. Yung mga simple problem na simple answer naman, kailangan na magamitan lang ng common sense, maayos naman yung isang bagay, hindi kailangan magreklamo na magreklamo. My god, pwede naman kayo mag-send sa akin ng picture or video dito sa TikTok. And then, pwede ko naman kayong sagutin pag may time ako. Yung, pag may problema, galit kayo sa akin. Hindi ko talaga yan sasagutin. Lalo kapag nag-grade kayo agad. Tapos, wala kayong message sa akin. And don't expect na ma-assist ko talaga kayo, ha. Yan lang po. Di lang ako makapagbasa-basa kayo ng message. Gawa nung 1 week ako na may lagnat and labinat. So, hindi ko masyado nababasa yung mga message ninyo. Lahat naman ng bagay pwedeng gawan. Hindi yung puro asa na lang dun sa seller.
May mga internet naman na tayo ngayon na pwedeng i-search yung YouTube or TikTok or whatsoever dyan na platform. Pwede nyo naman i-search yan kung ano yung problema nyo. Masasagot naman po. Anyway, mas may gisen nyo sa akin. Ayan, pero yung mga paulit-ulit lang naman na concern, pwede nyo mga magbasa-basa para hindi naman tayo paulit-ulit lang. Kasi lagi naman nababanggit yun sa live. Kung ano yung mga concern, pwede yung message, pwede nyo rin gawin to. Ginawan ko naman na din ng video. And search nyo lang kasi hindi naman yan paulit-ulit lang yun na i-upload ko lahat, diba? Pero, nagawan ko lahat yan. And browse nyo lang pababa. And yung iba naman is nakapin na para hindi na kayo mahirapan pa maghanap. Sa mga newbies naman, lalo yung pagkabit ninyo sa fork, and paulit-ulit ako nagsasabi na ayusin niyo yung pag install ninyo. Kasi 'di ba, eto yung bilog, paulit-ulit na to, and dapat nakaharap sa crank. Madami pa rin ako nakikita sa mga reviews, lalo yung mga nagpo-post ng picture, laging nakaharap. Ayan. So, bakit mas ina-advise ko nakaganito? Para kapag yung bigat ninyo is proportionate yung pag-balance niya dun sa bigat. And para maiwasan din maputol yan katagal. Kasi pag mali, although pwede pa rin naman yun kasi sa mga datihan na pwede. And so mas mag-igi pa rin sundin ninyo yung tamang pagkabit. Nakaharap dun, huwag sa labas. Kasi mahirapan din kayong mag-pedal. And pag ito kasi nakaharap yan sa labas, etong gulong mo, tsaka yung peda is didikit na yan, mahirapan kang magpedal. Though may mga vlogger na magsabi na pwede, mas maangas, ganun. Pero katagalan putol po yan, lalo kapag may mga lubak, tapos medyo may kabigatan ka pa. Yung bigat mo is... Yung bigat nyo dun sa bike, hindi na balanse. So, eto. Ayan, dito. Diyan yung pwedeng maputol po. So, yan lang.